Ayaw mo ng tulungan, iiyak ang kalong nanay mo. Siyempre, nababagbag naman ang loob mo. Alam niyo po ang maling paggamit ng pagiging ina. Nanay o tatay, sasabihin sa matinong anak, anak, nag-asawa yung kapatid mo, kailangan magpakasal, nakabuntis. So ano po, ako gagastos? Oo nga, ikaw naman na may kita eh. Anak, yung anak mong, yung kapatid mong batugan, na adik-adik, nanganak na yung asawa, kailangan tubusin sa ospital. So ako ang gagastos, sila to nag-sex, ako gagastos. Anak, ang gatas ng pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, mag-enroll na ang pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, yung pamangkin mo, teenager, nakabuntis tulad ng tatay niya. Generational! At alam niyo ang malungkot dyan, madalas, yung mga nanay o tatay, pero madalas nanay, siya yung ahente. Nung mga kapatid na batugan, mga walang silbi, mga pabigat. Pag ayaw mo ng tulungan, iiyak ang kalong nanay mo. Siyempre, nababagbag naman ang loob mo. Alam niyo po ang maling paggamit ng pagiging ina. Kung meron kayong dapat paggamitan na influence nyo, yung batugan, yung hindi nagtatrabaho, yun ang inyong gamitan na inyong lakas para siya magtino. Hindi yung lagi niyong pinipitasan, yung halos hindi na makuhang makakain ang sarili niyang bunga. Lagi niyong pinapagod eh yung masipag. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Hindi yan makatarungan. It must stop.